Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito, espesyal natin at patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga under operation at yung mga nasa bingit ng kamatayan. Through St. Padre Pio, sila'y ating itinataas sa Panginoon upang kamtan ang kagalingang pangkatawan, pangkaluluwa at pangisip at pangpuso upang makabalik ng paglilingkod sa Kanya. We specially welcome ang lahat po ng mga pilgrims natin ngayong umagang ito, kasama yung mga nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Katulad po ng St. Anthony School of Santa Lucia International, especially their parents, students, and teachers, especially to Teacher Jane Reyes and May. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses ng kakulangan natin ang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos,
Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan, mawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng walang kamatayan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem
at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahil sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manulubos. Alleluia! 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena.
Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil hindi nila pananalig sa kanya sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga pag-aaral na nagsasabi na tayo mga Pilipino ay mahilig sa magic. Kaya nga siguro po ay ito'y bahagi ng entertainment natin, no? Lalo na kapag may mga shows o may mga birthdays. Dahil na-appreciate natin ito, nakaka-apekto ito sa atin disposition araw-araw. At ito'y pumapasok sa ating kamalayan at nagiging bahagi ng ating karanasan bilang mananampalataya. Tingnan ninyo pag Biyernes Santo. May mga tao, may mga Pilipino na di umano ay nagre-renew ng kanilang anting-anting. Essentially, the core principle behind anting-anting is magic. Wala naman talagang anting-anting. It is the power within us because we believe. Ano ang ginagawa natin kapag pagkakatapos ng ano tawag dito? Yung Passion Sunday, di ba may palaspas doon? Anong saan nyo inilalagay ang palaspas? Ang ginagawa, isinasabi sa mga bintana sa harapan ng, guilty kayo dyan, sa harapan ng pintuan, bakit? Para daw walang pumasok na aswang. Nilakahin ninyo yan, di ba? But it is the magic, the belief in magic in us. At kahit sa muling pagkabuhay, nadadala natin yan. Naniniwala tayong the power of the resurrection is magical. No. Sa unang pagbasa, narinig natin ang malaking pagbabagong nangyari kina Pedro at Pablo. Prior to the resurrection, sila'y takot na takot. Itinakwil nila ang ating Panginoong Jesus. Hindi nila maipahayag ang kanilang paniniwala sa ating Panginoong Jesus. But lo and behold, after resurrection, anong nangyari sa kanila? Matapang na ipinapahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus kahit pa nga binabantaan ang kanilang buhay. Saan natin pwedeng i-attribute ito? Hindi ito magic. Pwede natin itong i-attribute ayon sa unang pagbasa sa kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay. That is within us. The power of the resurrection is not magical. It is within us as long as we believe. At doon humuhugot ng kapangyarihan o ng power si Pedro at ang iba pang mga alagad. Narinig natin sa ikalawang pagbasa sa mabuting balita na despite of the resurrection of Jesus, nandun pa rin ang kahinaan ng mga apostoles, katigasan ng kanilang ulo. Kanilang karupukan at marami pang iba.
At yun ay totoo din sa atin. Sa kabila ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, hindi aalisin ito ang ating mga kahinaan, ang ating mga kakulangan, kung hindi tayo maniniwala dito. The power of the resurrection has power over us only if we believe. Kaya nga ito ang mensahe sa atin ng mga pagbasa. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na hindi magical, na hindi superstition, ay mangyayari lamang kung tayo'y maniniwala. Kaya nitong baguhin ang ating buhay, yes, no question about that. Look what happened to Pedro and Paul. But only if we have faith in the resurrection of Jesus. Mga kapatid, ngayong umagang ito, yan po ang hamong iniiwan sa atin ng ating mga pagbasa. Huwag tayong mabudol at maniwala na may magic ang resurrection. May power po ito, but that power is within us only if we believe in the resurrection of Jesus like Peter, Paul, and the rest of the disciples. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa.
pangalan mo, o sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan, o sana. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pag-ita na yung Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana kapasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iharya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya. Magpasalamat kayo.
sa Panginoon. Butin siya'y kanyang gawa'y walang hanggang. Habihin ang sambayanan ng Israel. Walang hanggang kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at mag-alab. Kanang kamay ng Diyos sa ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko walhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya ng Israel. Walang hanggang kanyang awa. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansan dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magala. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan.
na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pag-aawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ika-apat, noong linggo ay atin pong isinagawa ang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating mga panawagang Klego, Klein at Hugo sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Lalo tigit sa Osteria, ipinaalam din po sa lahat na gamitin ang ating main arc entrance. Tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito na may kasamang liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Tulungan po natin na maabot ng ating mga scholars ang kanilang pangarap. Ang pangarap po nila ay sama-sama nating abutin at pagtulungan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at malulubos.